261 versus 18. Yan ang naging resulta ng botohan sa Kongreso na pumabor sa pag-i-extend ng martial law sa Mindanao hanggang December 31. At sa kabila ng mga kritisismo, naniniwala raw si House Speaker Pantaleon Alvarez na pabor ang karamihan ng mga taga-Mindanao sa martial law. Pero ang minority bloc sa Kongreso maghahain daw ng petisyon kontra rito. May report si Jamsi Sante. Sa gitna ng kritisismo na sunod-sunuran lang ang Kongreso sa ehekutibo dahil sa boto nitong palawigin ng martial law sa Mindanao, hinamon ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang lahat na alamin ang pulso ng Mindanao. Tiwala si Alvarez na kinatawan ng Davao del Norte na pabor sa martial law ang karamihan ng taga-Mindanao. I challenge everyone to conduct a survey sa buong Mindanao. Alam mo kami, representative, ako sa district ko, I can assure you, pinakamababa dyan, 90%. 18 lang ang bumoto laban sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao hanggang Disyembre. 261 naman ang bumoto pabor sa hiling na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit pa ibinahagi ni Samira Guntok ng Marawirano Rescue ang ilan umanong human rights violations sa ilalim ng martial law. Alam mo, maraming allegation na human rights abuses. Pero asaan? Andyan yung CHRO, i-file nila yan sa Commission on Human Rights. Bakit sa amin? Nangangambang ilang kongresista na baka magkaroon ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng pinahabang martial law sa Mindanao. Maghahain ng petisyon laban sa martial law extension ang ilang kongresista. We feel very strongly that one, there is no sufficient factual basis for the extension. Because what is happening now in Marawi is lawless violence amounting to terrorism, not actual rebellion. And actual rebellion is the only ground, including actual invasion, when public safety requires it, that would be the reason for the declaration of martial law. Ang minority bloc sa Senado na bumoto laban sa martial law extension, nangako magiging mapagmatiyag sa mga pangyayari sa mga susunod na buwan. Maasahan po ninyo na pag-iigihan po namin ang pag-fiscalize kay Presidente, ang pag-check and balance sa isang malakas at madalas overreaching executive. Jamsi Sante, GMA News.